Good morning mga kuya, mga ate. Pag-usapan na din natin, ha? Pag-usapan na naman natin ulit paano itong IP phone kukonnect natin dun sa PBX natin gamit itong ano natin, Cisco switch and Huawei switch, access switch actually. So yung unang gagawin natin, ang requirement ay itong IP phone natin ay bilang 26 and then kakascade natin dito kakascade natin dito ang workstation natin, VLAN 6 naman siya. So sige, unang gagawin natin ano, open natin yung port switch natin. So ready na tayo sa port 22, nakatrunk na siya. So gulang na lang siguro natin dyan, dadagdagan natin VLAN 6 kasi meron na siyang VLAN 26 para sa IP phone. So, configuration terminal, basic yun. And then, interface GI022. Gagawin natin dito ay switch port trunk. So, hindi natin kakalimutan yung trunk. And then, allowed VLAN. Papalitan lang natin ng 6 and 26. Yun yung mga VLAN yung allow natin. Is done. Port 18 lang. Check tayo port 22. Ayan. So, okay na tayo dyan. Nakatrunk na. And, proceed na tayo dito sa access switch natin. So, access switch natin sa 24. So, tingnan natin yung 24. Dapat nakatrunk din siya. Double check lang, no? And, ayan, 24 natin, naka-ready naman. Andyan yung 26 and 6. And tapos yung port 22 naman natin, dito natin ilalagay ang itong IP phone natin. So, mali yan. So, ang gagawin natin, exit interface GI 022. Hindi natin yung delete muna natin yung existing. So, gagawin lang kasi dyan. Tatanggalin natin yung trunk. Ayan. And, no. I think, okay na yun. So, message run. So, port 18. Ayan, sa port 18, ayun na, no? Port 22. So, meron siyang VLAN 6. And then, meron din siyang VLAN 26 para naman sa IP phone. So, that's, check na natin. Try na natin yung camera na, I mean, yung IP phone natin. Itong IP phone. So, kakabit natin siya dito. Itong LAN. I grab the cable. Ayan, kapatid siya. Ilaw siya, no? Kasi POE yan siya, IP phone. POE switch yung ginamit natin. So, antayin lang natin. So, I would expect na papasok yan. So, once na pumasok siya, tatry din natin another cable. Papunta naman doon sa isang computer. Magkakascade nga ba siya. So, basically, yun lang naman yung configuration. Open natin. Port 22, yan siya, no? VLAN access 6, yung dadagdag ka lang dyan, no? Voice VLAN 26. Spanning 3. Port passage. So, dapat nagana pa siya, no? Searching na siya. Natin. And then, pag kumana siya, tatry natin yung tawag dito sa ibang IP. Makikita mo, lumabas yung date. So, hindi natin pinag-usapan dito kung paano i-config yung itong IP phone dun sa mismong PBX. So, definite video ang gagawin natin doon. Ito yung kung paano naman natin siya i-coconnect na lang. Ibig sabihin, configure na siya. So,
Papansin mo yan. Tumutunog siya, no? So, ito yung 180, yung parang lining yung ano niya, local. So, patawag natin siya dun sa isa. Which is, meron din tayong dito. Ayan. I hope na nakikita mo sa video. Ayan. Papansin mo siya. So, ito ay 181. And ito naman ay 180. Subukan kong itawag yun siya, no? 180. So, DC daw. Ay, sorry. Dapat tatawagan ko yung 181. So, 181. Oh, see? That's it. So, yun guys, ang gamit natin. So, yun guys, sana nakita nyo, no? Na natawagan na natin. Pero, bagong lahat, meron yan dito kinoconfig. Ano? So, patayin ko siya, no? Patayin. Mamaya na natin i-connect yung cascade natin. Alam natin, gumana na ito. Malamang gagana na rin yan. Pero, hindi lang doon sa Cisco. Hindi lang doon sa access switch natin ito kinoconfig. Meron din tayo dito mismo sa iPhone. So, gagawin natin. I-connect natin uli. Papakita ko sa inyo. Kasi yung iba, baka nalito kayo. Na-config nyo na yung switch, yung pala hindi nyo naman na-config yung dito sa Panasonic mismo na IP phone. So, meron pa ditong konting kinakalikot. Nilalagay tayo ng IP address, may mask, may gateway, and then yung, syempre, yung PBX natin, ano ba yung tawag nito, yung IP address niya. So, kailangan din yun, guys. So, antayin lang natin dyan. Antayin lang natin lumabas yung searching. So, pindutin natin ito. So, wait. So, malapit na yan, ano? Pagka nakalagay ko. So, wait. Tingin lang. And yan, network. Lumabas yung network. Pinindut natin ito. Lumabas yung network. And then, yung okay mo siya dito. Ayan. Nakita mo, naka-disable, ano? Ang pag-disable niyan ay ayan. Up, enable, and down, disable. So, disable natin kasi dapat ang IP phone niya naka-static. Enter natin. So, ang tanong niya, ano ba daw yung IP address? Pag-enter mo, actually, may kita na kayo dyan, na-config na, no? Diyan na yung 3669. So, na-config to kasama doon sa pag-register mo ng IP phone doon sa PBX, which is definite video ang gagawin natin. Then, okay. And then, baba, just arrow down, mask, ano ba yung mask niya? 24 mask. And then, back, hold. And then, arrow down, enter, ganung gateway natin ng VLAN 26. And then hold, back, meaning back, and back, and back. And then, sa baba naman, nakikita natin yung PBX. Ito. So, enter. And so, yan yung IP address ng PBX. See? And then back. And back. And then, baba ulit. Gamit yung QoS. So, hindi siya gagana, guys, pagka hindi ginamit yan. Enter natin. So, yung unang, naka-enable yung VLAN. By default, naka-disable yan. And then, primary. Ang primary natin ay VLAN 26. And then, enter. So, ang priority niya, 7. So, gumana naman siya kahit 0. Walang problema. And then, back ulit sa secondary VLAN. Diyan naman natin nilagay yung VLAN 4. So, actually, dito ngayon sa setup natin, hindi VLAN 4 yung gagamitin natin, VLAN 6. So, isa yan sa rason kung bakit pinalito pa rin para maintindihan nyo. Bago pa natin siya i-connect yung cascade natin. So, VLAN 6, yung cascade natin, which is andun yung sa, ano, pinatig natin kanina, and then back, and then back, and then back, and then back. Data store, yes. Yes, dito. Tinatanong ka kung si save pa. Yes. Nagre-reboot yan guys. And then habang nagre-reboot siya, magpapunta din ako sa cable para i-connect naman natin dun sa ano natin, sa PC. Try natin itong cable, ano? Original na cable, ano? Hindi, ito yung mga free cable na sa kasama sa mga modem. So, pagka nag-start na siya, i-try natin siya itawag.
So, 181, dapat ito 180. So, yung mga local na yan, nakaregister na yan dun sa PBX. Bago pa natin ginawa itong video. So, loading na siya guys. So, konting segundo na lang, lalabas na yan dyan sa... Lalabas na yan. So, dapat puputi yung screen. Walang lalabas. So, yan mga kuya, no? Pagkatapos natin makonfigure yung VLAN, kasi kanina yung VLAN, yung secondary VLAN is 4, ngayon nilipat natin sa 6. So, pareho sa lang gumagana. Double check again. 181. Loading. Problema, no? Pareho gumagana, pareho nag-ring. So, ang gagawin natin, tutusok natin ito dun sa cascade natin. So, dapat, based din sa config natin, dapat mag-cascade ito na ngayon ng VLAN 6. So, kung napansin nyo, no? Lumana na yung dapat IP config tayo dyan. So, configure natin muna, no? Grab natin yung keyboard and then type natin ng IP config. So, yan, 6. 602. So, ito yung mapapansin nyo dyan, no?